Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay nagbabalik upang magbigay ng ating komento, opinion at reaction dito po sa napakagandang balita. At tiyak ito, meron na namang ngangaw-ngaw. Kumbaga sa kanta napakasakit. Kuya Eddie. Eto po no, kasi ang mga dilawan, ang mga pinklawan at mga anti-Marcos, mga naysayers, may nasasabi na po dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Tungkol saan ba yan, Pidol? Ba't pinapahaba mo pa? Eto na nga, sasabihin na nga eh. No? Yung pong kanyang trip, no? Kasi palagi daw pong lumalabas ang Pangulong Bongbong Marcos. Panay lang daw ang trip, panay ang bakasyon. Yung sinasabi ng matandang gurang dyan na nagbabakasyon lang yan, ginagawang paraan lang yung trip-trip, state visit, working visit, whatever visit. Para lang daw po siya ay makapagbakasyon. Iwasan ang kanyang responsibilidad sa Department of Agriculture. Siya na po ang pinakamaraming biyahe na hindi pa nakakatagal ng isang taon sa pwesto. Siya na ang pinakamaraming biyahe na presidente. Dinaig pa yata si President Trump. Ayan po ang sabi ng mga naysayers, ng mga against kay Bongbong Marcos, ng mga anti-Marcos, ng mga pink tards at yellow tards. So anyway, sa akin, ala po akong pakialam dyan. Sabihin nyo ng magastos, sabihin nyo ng ginagastusan ng Pilipinas. Well, ala kayong magagawa. Kilala po ang pamilyang Marcos sa international community. Maski na yung mga bagong leaders ngayon, kilala po kung ano ang Marcos. Kung ano yung ginawang pamamalakad ng kanyang ama, yung kanyang kagalingan. At nais din po nilang mamit yung anak. At the same time, magkaroon ng good relationship, close relationship, ang ating mga bansa sa mga bansang nag-iimbita sa ating rockstar na pangulo. Kaya kayong mga naysayers dyan, no, mga yellow bleeding hearts, ika nga nila, may I borrow the phrase, keep on bleeding. Lalo na rin yung mga DDS na mga anti-Marcos, tapusin nyo na lang po ang pamumuno ng Pangulong Marcos dahil sa next 6 years naman, papasok yung inyong leader na si ever beautiful BP Sara Duterte. Eto nga po, sasambulat na naman ito. Sa kanila, sampal na naman to. Meron na naman pong bansa na nag-imbita sa inyong rockstar na pangulo. No? At eto nga po, yung imbitasyon na ito, no, ay nag-yes na po ang Pangulong Marcos. Nag-yes na siya. Anong bansa yan? Eto po. Base po sa balita ng manilastandard.net, mainit na mainit, Marcos accepts Macron invite for state visit. Remember, state visit yan. So meaning, gastos po ng France ito. State visit eh. They invited the president. Hindi po tulad to nung sa World Economic Forum, hindi tulad to nung sa APEC, no? So, ang pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, if a country invited a certain leader of that particular country, yung host po ang gagastos dyan. Yung accommodation, lahat po, no? Sila ang gagastos. So, ano po ang gagastosin dyan ni Pangulong Bongbong Marcos? Maybe yung gas nung kanyang sasakyang eroplano. No, tanda nyo, Macron, the President of France, invited President Marcos for state visit to France. So, yung mga Pinoy po na nandyan sa France, abangan nyo na po yan, no? Kailan po ba yan? Eto po, yung laman ng balita. President Ferdinand Marcos Jr. accepted Friday the invitation of his French counterpart, President Emmanuel Macron, for a visit, for a state visit to Paris, according to the French ambassador to the Philippines. Ambassador Michel Bocos,
I apologize if I pronounce your last name incorrectly, no? Said in a message, President Marcos has accepted the invitation and will mark the first such visit by a Filipino president since 1989. Meanwhile, British envoy Laure Bepils, no? Correct me if I'm wrong again, if I mispronounce your last name. So medyo, ano po ito, mahirap banggitin eh, no? Told CNN Philippines, the United Kingdom would send an invitation to Marcos for his attendance during the coronation of the new monarch, King Charles III in May. Uy! Dalawa! Alam, European country ito. Mga powerful countries. No? France at ano? British. Great Britain. Nako, gustong umaten. No? Pinaa-attend siya ng coronation ni King Charles III. Eh di wow! O yan po ha, kayong mga naysayers dyan, no? Yung mga tatalak na naman dyan. Hindi po si President Marcos ang nag-invite sa sarili niya. Mismong si President ng France, si Emmanuel Macron, at yung pong British envoy, si Miss Laure Bepils, ang nag-invite sa Pangulo. Diba? Hindi isinisiksik ng Pangulong Bongbong Marcos yung sarili niya dyan. O baka meron na namang magsasabi niya, hindi kasi inawitan niya ng mga ambassador eh. Eh, talaga ba? Eh kung ganun, eh di wow. Wala lang talaga kayong masabi, kundi nega. Sa kakanega nyo, naku, yung bitterness ninyo, tiyak yan, papangit kayo. Magiging kamukha kayo ni Cruella de Vil. Ito pa po. Bepils said the UK have sent the president a save the date. Awa, may save the date pa. Notice for the coronation of King Charles, who succeeded his mother, the late Queen Elizabeth II, on May 6 at Westminster Abbey. O, May 6 daw po. Oh yeah. Ano bang weather na dyan? Sa pa-summer na yata yan. Mainit na yata dyan, no? Correct me if I'm wrong. We would like to see the president in the UK and he will be getting an invitation. The British ambassador to the Philippines said, uwe, kawawa naman yung mga naysayers. Kung ako sa inyo, hanggat ngayon pa lang mag-email na kayo kung sino man po yung nasa paligid ni President Bongbong Marcos o kaya kay First Lady, mag-email na kayo. Madam, sabit mo naman ako dyan. Maluwag naman po siguro yung aeroplano. Sabit mo naman ako. Eto pa po. Bepils also revealed there were key interests in the country that had been rising among British businessmen. Adding the UK wants to be among the Philippines' top investors. O, tignan nyo. Kasi po bakit? Kasi itong mga to, hindi nakalusot kay Pangulong Duterte. Di ba inayawan ni Pangulong Duterte yung European nation? Kasi nangingi alam sa gustong mangyari ng Pangulong Duterte sa banta. Ngayon, na-deprived sila. Hindi sila makapag-invest sa Pilipinas. Eh ngayon, iba na leader. Oh, siguro, sige. We have to test the waters. Eh, siyempre, umayong pa rin kayo. Huwag kayong makikialam sa paano patakbuhin ang aming bansa. Invest kayo, invest kayo. Mag-donate kayo. Pero walang pakialaman. Kung may personal interest man kayo, kung maganda man yan, it will benefit both nation, pwede. Pero it will only benefit you, get out of there. Hindi po kayo invited. Pero this is a good sign na yung mga businessman, siguro mga legit naman yan, no? Eh, gustong mag-invest sa bansa. Eh, di wow. Eh, di gaganda na naman ang ating GDP. Ah, baka hindi lang 7.6. Sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Yun lang pong mga naysayers ang, alam nyo na, laging nega. Parang ang ulam nila palagi ay yung mga mapapakla, no? Na mga pagkain. Kaya ang mukha ng mga yan, mga mukhang dato puti na. Dato asim. Eto pa pong balita. President Marcos' economic team is currently in London for a briefing with UK leaders, bankers, and businessmen. Ay, hindi pa pala umuwi. Yung mga kasama niya sa World Economic Forum, nandun pa. Good job. O, tingnan nyo.
Yung mga yun talaga binebenta ang Pilipinas eh. 'Di ba? Oh, tapos ang nakikita nyo lang puro negative, puro paninira sa gobyernong Marcos. Eh may suportahan na natin. 'Di ba? Wag na lang yung puro ay ganito. Chipper's lady, ikialam. Ay, putang ina, wala akong pakialam diyan. Ang gusto ko umasenso ang bansang Pilipinas. Ang gusto ko, no, ma-phase out ang mga dilaw. Ang gusto ko, ma-phase out ang terorismo at mapangalagaan yung kabuhayan, pangkalusugan ng ating mga kapwa Pilipino. It's about time. Huwag na kayong mag-utak talangka dyan. Diba? O, ito pa, sabi. Meanwhile, Mr. Marcos has met Macron on several occasions. Yes, nagkita po yan sila dito sa US. I think dun din sa Belgium. O baka sa Switzerland din. The last when the president attended the Asia-Pacific Economic Forum in Bangkok. O, diba? November 18, 2022. In 1989, ay putang ina, wag na yan. Wag na yan si Cory, ayoko niyan. Tapos si Aquino, wala, wala tayong pakialam sa mga Aquino. Wag na yan, mga julalas yan, malas yan. O, di pa? O, eto pa. Meanwhile, Marcos is expected to travel to France sometime in June. O, after May 6, yung coronation ni King Charles III. O, June naman siya. Summer talaga yun. For a state visit on the invitation of French President Emmanuel Macron. Our president has sent a written letter of invitation for President Marcos, which I convey to Malacanang Palace, which could take place on the half of the year. O, so half of the year. French Ambassador Michel Bocos told reporters. Bocos said such a visit will be a landmark to the bilateral relations between the Philippines and France, and we want it to be as fruitful as possible. Sana naman. Well, France, kaibigan po yan. UK, kaibigan yan. US, medyo may pagkano yan. Sige, hap-hap. Di po ba? Alam nyo lang kung wala lang sigurong itong gyera dyan ng magkapatid na si Big Brother and the Small Brother. Baka nakausap na rin ni Pangulong Marcos si ano yung sa yung malaking bansa po. Si ano, yun. Yung malaki, yung mas malaki pa dun sa kinakaaway niya. Hindi ko po kayang banggitin, baka po tayo yung ano. Eto na naman yan. No, yung mga nagsasabing he is the president that mas marami pang mga state visit sa mga ibang bansa, no? Ako nga po kinuwenta ko. Tinanong ko, ginugol ko. How many international presidential trip made by President Bongbong Marcos? Ang sabi po ni Wikipedia, 2, 4, 6, 8. Pero may isa dyan, doble. Ah. So, isa sa Belgium, isa sa Cambodia, isa sa China, isa sa Indonesia, Switzerland, Thailand, and United States. Tapos, dalawa po, dalawang beses siyang bumalik ng Singapore. Remember the famous F1 race? Hindi nila alam kung state visit or visit. Ngayon po, kinuwenta ko po, no? Para po in benefit na to. Benefit na to ng mga Dilawans, Anti-Marcos, Pinklawans, Naysayer. How many miles na pong nag-travel ang Pangulong Bongbong Marcos? Kinuwenta ko po yan. How many miles from Philippines to Belgium to ganito, Philippines to China? All in all, sa 8 trip niya in the 7 countries, approximately 30,000 miles. One way. Eh, umuwi ng Pilipinas. The times 2. 60,000 miles approximately o estimated. Oy, Pangulong Bongbong Marcos, kung ganyan po ang mileage mo, may libreng sakay ka na sa pal. Oh, baka yung mga defenders of the universe dyan, ha? Kayong mga defend, hindi ko po inaano ang Pangulo. Gusto ko lang malaman kung pwede niyang i-transfer sa akin yung mileage niya. Oh, First Lady, baka naman. Oh, Sandro, yung mga mileage mo para makalibre naman ako ng uwi sa Pilipinas para hindi na ako magbabayad sa file. Gamitin ko na lang yung mabuhay miles niyo. Tapos,
O, ta-travel siya ng France. How many miles from Philippines to France? O, sige nga, compute-compute tayo, ha? How many miles? Sige. O, tingnan natin. 6,897 miles. No? To UK. O. Ay, tutok. To UK. 6,754. So, that will be what? 13,500. O, i-add nyo yun. 13,500. Kung matapos na. That will be approximately 74,000 miles. One way. Ay, nene. Sorry, two way na yun. Ha? Hindi. Teka muna, mali yata yung math ko. Hindi. 13 times 2. Kasi papunta pa lang yun eh. Do 26. O, 27. 27 plus 60. 87,000 miles. Yay! Oy! FL, Sandrop. Oy, Bongbong. Nandito lang ako. Para naman makauwi ako. Mahal po ang pasahe. Yan, tiyak yan. Pag natuloy po yan sa France, nitong May at June, meron na naman po ngangal-ngal dyan. Ano na naman sasabi nila? Ilan po ang delegates ng Pilipinas? Itong mga to, no, ang sarap niyong sasampalin. No, kung gusto nyo, sumama kayo. Mag-send kayo ng email kay FL Lisa. Madam, sige na, sama mo na ako. Gusto ko namang makapag-European tour. Naiinggit kayo, mga inggitero kasi kayo, no? Eh, mano ba akong magdala dyan ng entourage, di ba? Yung TV show ba yan? Entourage. So what? Kung yung mga yun naman, most of them will work, di ba? Para sa presidente at sa bansa. Yung mga achuchuchu, yung mga kulasisi, eh siguro, kailangan din pampainit ng katot. Yung mga magsa-sightseeing lang. Yun ang mga walang kwenta. Pero ang akin lang advice, sana this time, since may mga spy kayong kasama dyan, no, na nag-a-achuchuchu, na 70, ganito, ang gawin nyo lang po, Mr. President, doon po, bago po kayo umalis, no, doon sa NAIA, di ba nag-speech kayo? Oh, for your benefit, 15 lang po kami sa eroplano, ha? Sabi mo gano'n. Para po, wala na po. Para matigil na. Yung magkakalat man na, yung magsasabi na, hoy, o ikaw yung taga LA, o ikaw yung taga Canada, ha? Ito yung kasama nila. Nagsisinungaling ang Pangulo. Tangina, marunong pa kayo. Saka, sa totoo lang po, meron po talaga na kalaban dyan, na nakapaligid sa First Family, na nag-i-squill lahat po ng ginagawa ng First Family. Kaya itong mga achuchuchu na mga bloggers, ayun, nakakamarites po sila, no? Meron po dyan. Parang yung dito sa Jamaica, yung TMZ, meron pong spy. Nakatago sila. Hindi pa lumalabas sa balita. Sila, TMZ, alam na eh. No? So yan po, no? Pang-asar lang natin sa mga naysayers, mga anti-Marcos, mga dilaw, yellows, yellows, dilaw, saka pink, no? Ayun na yun. Babiyahi po ulit ang Pangulo. Kaya wag yun ang intindihin yung sinabi na hihinto muna tayo sa pagta-travel. Ne? Hindi po maiwasan yan eh. Diba? Kahit na sinabi niyang hihinto siya sa pagta-travel, eh kung gustong-gusto siyang papuntahin ng pinuno ng bansa, rockstar, gusto siyang magkaroon ng relasyon. Diba? Wala kayong magagawa. State visit silang gagastos. O ngayon, yung mga makakaliwang grupo dyan sa Kongreso, eh gumawa na lang kayo ng resolusyon na huwag niyong paalisin ang presidente. Gawa kayo ng resolusyon na bawal ang state visit, no? Ganang ang kailangan ng state visit lang ng Pangulo sa isang taon ay isa. Di po ba? Sino ang diktador ngayon? Sino diktador? Di ba? O, tandaan nyo. Walang pakialaman. Legislative, executive, and judiciary. You have your autonomy. Walang pakialaman. Kung gusto nyo, mag-state visit din kayo. Eh, ang tanong, kung may mag-iimbita sa inyo.
Eh kaso wala eh. Yun lang ang masakit sa damdamin. Yellow bleeding heart, but hurt kayo. Kasi wala po nag-iimbita sa inyo. Bakit? Kasi ang papangit ninyo. Wala kayo nito. Yun lang po no mga kababayan. So maasar na yung maasar dyan. Pero eto po. Wala pong magagawang Pangulong Bongbong Marcos dyan. The world leaders wants to meet him. O si Biden, gusto nga sa November. Eh, makita siya eh. Sige, hanggat meron tayong mahihita sa kanila, hanggat yung personal interest natin, makuha natin sa kanila, pasok tayo dun. Ako, oo ako dyan. Mano ba? State visit yan eh. O coronation, inimbitahan. O sinong gagasto? Sila din. Diba? Ngayon, ang tanong, may kinurakot na ba si Bongbong? May nagreklamo na ba? Naninakaw ng Pangulong Bongbong Marcos ang ganitong bilyong pera? Wala pa naman ah. Di po ba? O, saka kayo ngayon mag-aatungal kung nakita nyo talagang ganito yung nilustay nila, ninakaw nila. Ganyan. Wala naman palang napala. Yung mga pledges, wala naman pala. O, edi big pala sabihin yung mga namit niya doon, mga sinungaling. Di po ba? Magantay tayo. Kung ngayon, kung talagang wala sa natapos ang termino niya, then therefore, bokya siya. Hindi siya effective as president. Dahil yung mga pledges, hindi dumating. Di ba? Niloko lang siya. Inaniwala naman siya. He's too gullible. O di ba? Ganun. E di pagalitan natin siya. Hoy, sayang yung state visit. Sayang yung working visit. O, na-visit lang tayo. Di po ba? O yan. So, kayo dyan, yung mga naysayers, yung mga DDS ko, no? Yung mga DDS na dayokdok dilawan supporter na tulad ng anti-Marcos, dilawan at pink tards. O, ito na lang kayo. Ito na lang talaga masasabi ko. Gagayahin ko na lang ang Pangulong Duterte. Sorry, boys and girls. F you. Manigas kayo dyan. Diba? Kung gusto nyo, umalis kayo ng Pilipinas. Doon kayo sa international community magdadakdak. Di po ba? Hindi kayo kailangan sa bansa. Kasi wala kayong utak ng pagkakaisa. Kasi ang tingin nyo, kayo ang magaling. Kayo lang, kayo lang, kayo lang. Yun lang po. Kayo po, ano po ang sasabi ninyo? Comment down below. And I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.